was inspired to do the book project because of the infant burials and agas or fetus burials we found in one of the archaeological sites in the Philippines, in Santa Teresita, in Batangas. So that was in 2003. Marami kaming na-excavate ng mga bottles, modern-day bottles, na may mga liquid inside. So we didn't know at first what was that or what were inside. Tapos nung tinanong na namin yung mga locals, yung mga residents doon, doon namin nalaman na doon pala linilibing ng mga nanay yung mga agas. Or so pag nakunan sila, if they suffer from a miscarriage, they would put the agas or fetus inside the bottle and bury them in that site. And that site, we found the site, the site was an old church. Okay. Ruin siya ng isang old church. And for the people there, dahil hindi tinatanggap ng simbahan yung mga paglibing ng mga agas na yun sa cemeteries, the people, the mothers decided to bury the agas there kasi considered sacred naman yung simbahan. Ayun. Tapos, yung dissertation ko, pinag-aralan ko rin mga burials. Tapos may mga infant burials din doon. Yung site naman is from Calatagan, Batangas. And doon ako na-interest na differential yung treatment doon sa mga bata. So, infants, children, basta non-adults, yung hindi pa nakakaabot ng siguro mga 20 years old and above. So, iba yung treatment sa kanila. So, I decided to ask funding from UP and then to do this cemetery project. Kasi gusto kong makita kung paano tinitreat yung mga bata in modern-day cemeteries. There are other people in the archaeological studies program who are also interested. So, nag-join sila dun sa project hanggang sa eventually lumaki na siya ng lumaki. And then people had different interests in the cemeteries. As you can see in the book, iba-iba yung topics. So may identity, may ethnicity, may social identity or social groups, and then yung heritage aspect also of cemetery. So doon nagsimula yung idea for the book. People don't know na ang daming data in cemeteries, in modern-day cemeteries, even historical cemeteries. So, I think this project is just phase one because there were students who were part of the project who were unable to submit for the book. So, we're thinking na later on to come up with another book project to accommodate those topics. So, from not just identity, even the relationship of the mourners with the dead, the relationship of the living with the dead, because the cemetery, some of the cemeteries we visited were public cemeteries. At ang daming taong mga nakatira dun sa sementeryo. So we also want to see how their attitudes towards death changes through time. Specifically, when they first settled in the cemetery hanggang sa tumagal na sila na residents ng sementeryo. So hindi lang siya archaeological, ethnographic, anthropological, architecture, pwede rin pag-aralan. So, ganon, kalawak yung data na pwede mong kunin from this type of project. Yung what they know, usually yung tanong nila, hindi ba kayo natatakot? And I think at first, oo, sensitive kami to the needs or to the dead. Na nagtatabi-tabi po kami, nagpapaalam kami kung kami ay tatapak doon sa mga puntod nila kasi mas i-examine namin yung burial structure nila. But later on, na-desensitize na rin siguro kami because ilang beses din kami bumisita sa iba't ibang sementeryo and there were cemeteries we frequently visited. So, throughout the as the project progresses, nag-iiba na rin yung tingin namin siguro, or well, ako, for me, I do not know about the other authors. Nag-iiba na yung tingin ko dun sa puntod. Hindi na siya, sa, I don't know kung ano yung dapat kong maramdaman, kung masaya or malungkot, pero nag-data na yung tingin ko dun sa mga puntod. Nawawala na yung pagkatao
And I think ironic yon, considering na ang pinag-aaralan ko ay the identity of the person. Parang sino ba yung taong ito nung buhay pa siya, base sa disenyo nung kanyang puntod o nung mausoleo. And I think yung sa kung identity yung pag-aaralan mo, the mourners or those who buried the dead were actually explicit in the decoration of the burial structure para ma-manifest yung aspect, yung isang aspect nung taong namatay base sa pagkakaalam nila, base sa kanilang pagkakaalam kung dun sa patay. Kasi wala naman choice yung patay, di ba? Kung paano siya i-represent. So, how the mourners or the family understood him or her, or how they perceived him or her, yun yung basis ng burial structure. Well, ako personally, yung sa article ko, how kids were represented at death. And then eventually, nakikita mo na different peoples of different ages, of different social classes, of different ethnicities, of different religious affiliations, represented differently at death. And I think na-achieve naman namin yun because we've learned a lot, and makikita rin din naman dun sa book na maraming identities yung na-explore namin. Yung isang gusto ko rin kasing makita, kung yung factors affecting the burial right now ay were the same factors that affect burial structures or patterns in the past. Mga factors na nakaka-apekto sa burial ngayon na ganun din naman in the past. So, ang number one nga yung differential burial of infants, pag-iba yung ethnicity, so, and then differences in sex, so between men and women, iba rin yung representation nila in burial. And we can see that in the archaeological record also. So, the factors that affected burial in the past also affect, it's the same factors that affect burial in the present. May mga colorful personalities din kaming na meet during the researching during the research of this project. So yung mga sepulturero, so sila yung mga naglilibing, at sila rin yung mga naghuhukay ng libing. So marami kami mga storya na napakinggan sa kanila kung saan lumalabas yung mga multo, kung saan areas ng sementeryo ang nakakatakot o yung mga hindi nila pinupuntahan dahil nakakatakot nga may mga lumalabas. Marami rin kaming natutunan sa kanila in terms of sizes ng coffins, sizes ng nicho na dapat sapat lang, or the coffin would fit yung coffin dapat mag-fit din sa nicho ng maayos. Kasi kung sobra, ibig sabihin, masamang omen yon. Ibig sabihin, may susunod pa. Kasi kailangan mong punuan yung nicho. So, yung mga ganong klaseng kwento. Same kwento yung mga narinig namin from the guards. At alam ng mga guards kung saan nakalibing yung mga tao. Pag tinanong mo, meron ho bang mga sikat dito? So, sasabihin nila, oo. Yung iba nga, hindi namin kilala, pero sikat sila during nung namatay sila or decades ago. Tapos, ginugoogle namin kung sino sila, and then we learn later on na ano pala sila from a political clan or mga artista noong unang panahon, mayor, so may iba't ibang klaseng nature ng pagkasikat ng mga tao. Tapos meron din kaming na-meet sa Manila North Cemetery na matandang lalaki at straight yung English niya, no? Sabi niya, kung gusto namin matuto about the Manila North, siya yung interviewin namin. Hindi kami pumunta doon para mag-interview kasi gusto nga namin mag-focus sa material remains dun sa mga disenyo ng burial structure. Nakakatuwa lang kasi siya yung nag-initiate yung conversation. And then nakakatuwa rin na meron na talagang community sa loob ng mga ibang public cemeteries. Meron kami isang nakitang sign, "This way to Kagawad, Reggie's house." So, para magkaroon ng kagawad doon ay talagang, ibig sabihin,
ay sila ay nare-recognize na as one barangay. Pero hindi dapat nangyayari yun kasi dapat walang nakatira doon sa loob ng sementeryo. So yun yung mga ilang mga taong nakilala namin. May isa pa, hindi siguro tao eh, pero may mga tindahan na rin doon. At alam din nila yung mga kwento. Yung ibang nakasalamuhan namin, alam din nila yung mga kwento ng mga pamilya ng mga namatay. Kung gaano sila kadalas bumisita, bakit hindi na sila bumibisita, at yung iba pang mga personal na kwento. Siguro yung sinasagot ko itong tanong na to, gusto ko na rin siyang sagutin sa paraan na ano rin yung bago siguro sa akin o ano rin yung bago kong o bago namin na discover sa pag-aaral ng mga sementeryo. Yung una, may yung mga agas, yung mga fetus. Kasi doon, kung naalala nyo kanina, yung unang tanong ay nagsimula talaga to doon sa agas. Okay, sa Santa Teresita site sa Batangas. Tapos nakita ko rin na may mga agas sa sa La Loma Catholic Cemetery. So, hindi sila visible agad sa mga mourners or sa mga bisita. Kailangan po mo pang tanungin dun sa guard kung sakaling meron na. At meron nga may mga agas nga dun. Hindi sila bahagi ng mga children burials o yung mga kerubim, angelito section. So, ito yung mga section para sa mga bata. Or children apartments, hindi rin sila kasama doon. Mukhang iba yung trato talaga sa kanila. So, kahit na bata or non-adult sila, yung ages ng bata ay nagde-determine din kung saan sila ililibing or kung paano sila itatrato sa pagkamatay nila. Nakakatuwa na yung na-discover namin na may Jewish cemetery sa Manila North Cemetery. At may mga Jewish people dito sa Pilipinas. At matagal na rin yung kasaysayan nila sa Pilipinas. So, pag-aaral ko ng mga bata, ay na-discover ko na ang Vatican abolished limbo in 2007. So, siguro ibang topic na siya, no? Pero na the Vatican can actually make orders and abolish rules. So, kung dati may limbo na pinupuntahan yung mga unbaptized children, ngayon wala nang limbo. So, yung mga bata na unbaptized ay masasave na sila sa judgment day. So, from a Christian perspective to. So, interesting din makita kung paano rin yung mga ibang bata tinatrato sa pagkamatay nila mula sa perspektiba ng ibang religion. Yung isang magandang article din ay yung kay Ayara Gragio. So, tiningnan naman niya yung konsepto ng patriots. Sino ba yung mga patriots na to? At paano sila nagiging patriots? Ito ba ay base sa pagtingin sa kanila nung Philippine government or other groups in the Philippines? Sino rin yung may role sa pag-bury ng mga patriots? Yung family ba o yung state? So, interesting yung book ni Aya. Iba't iba rin yung objectives of burying the dead. So, yung iba sa tingin namin, people were burying their dead out of grief, obviously, lalo na yung mga bata. Yung iba, obvious din na may political undertones yung pag-bury nila nung patay nila. At yung iba ay masking grief. So, pagtago naman dun sa dalamhati na nararamdaman ng mga namatayan. Na sa tingin namin, ito yung paraan nila para maibsan yung kanilang lungkot dahil sa nawalang mga kamag-anak nila. At I think kitang-kita ito dun sa article ni Omar at ni Kathleen kung saan tiningnan nila yung memorial ng Boy Scouts. So, yung mga Boy Scouts, alam naman na namatay sila noong 1963 dahil sa plane crash. And siguro maswerte rin kami na na-interview pa namin yung mga magulang ng isang scout na namatay. At si Mrs. Castor, sinabi pa niya sa amin kung paano siya maswerte dahil nakuha niya yung katawan ng anak niya. Pero yung ibang magulang ay wala silang katawan na ililibing.
So, masakit yan para sa isang magulang, lalo na kung ang namatay ay bata. So, there were parents of the scouts who buried an empty coffin. So, very symbolic yung kanilang paglibing. So, hindi na nila nirecover yung patay nila or yung kanilang anak. Ang pinaka, I think, very touching din during the interview with Mrs. Castor was when one of the mothers asked her for, the phrase she used was, konting laman. Pwede mo ba ako bigyan ng konting laman from her son para may mailibing, para daw may mailagay siya dun sa coffin. So si Mrs. Castor, she wanted to give the mother flesh from her son. Pero at the same time, ayaw na niyang galawin pa yung anak niya. Marang, oo, I feel you. Gusto ko tayong tulungan, pero ayoko nang, parang ayokong kumuha ng laman from my son dahil gusto rin niyan to keep the body intact. So, itong attitudes towards death, yung isa ring dahilan, yung kung bakit gusto kong gawin yung project or gusto namin gawin yung project. Paano tinitingnan ng buhay yung patay at paano sila, how do they deal with their grief? So, different people have different ways been dealing with the loss of a loved one. Gusto ko lang din idagdag dun sa concept na magandang pag-aralan or maaring bago dun sa mga readers, yung concept ng personhood. Kasi sa pagbisita namin ng mga sementeryo, nakita din namin yung iba't ibang stages of decay of the body. So, may mga nakita kaming mga nasasako na. So, buto, pero iba may flesh pa. And then, may mga nakita kami na sa ossuary, na buto na lang. So, maganda rin tingnan kung paano nagbabago yung tingin natin sa mga taong ito, or tao pa ba sila. Kailan sila tumitigil na maging tao for some people. Like I said earlier, di ba, dumating na sa point na data na sila. So, is that, I do not know if that's good or bad. So, kailangan natin, intindihin natin sa sarili din natin how and why we perceive such stages of the person or of the disease decay na tao or hindi. Siguro, why is this archaeology? Kasi lahat ng mga nagsulat dito, ang background ay sa archaeology. Kami ay malinaw sa isipan namin kung bakit ito archaeology. Pero maganda rin, hinihintay ko rin personally, may magtanong, is this archaeology and why is this archaeology? So, malawak, no, ang archaeology. And the fact that we focus on material remains, specifically in burial structures, ano ba yung mga data na nakuha namin in an archaeological site? Kadalasan, of course, yung physical remains. Kaya, dito kami nag-focus. When we visited the cemeteries, we focused on the physical aspect of the cemeteries. So, ano ba yung naka-inscribe dyan? Ano yung kulay? My size of the niche? The location of this of the niches? Of the mausoleum within the cemetery ko? Ano yung ibig sabihin nito? So, we applied archaeological principles in understanding the cemeteries. So, dun sa second article, yung sinulat ni Donat at ni Ellie ay tungkol sa Chinese cemetery, specifically Manila Chinese Cemetery. So, tinignan nila kung paano linilibig yung mga Chinese. So, ang maganda sa mga Chinese in general is they are able to maintain their Chineseness regardless of where they are. Sa outside China, anywhere in the world, diba? Lagi may Chinatown, and they know how to speak the language still, even if they were born and raised outside China. And ganun din yung makikita natin sa burial. So, very, not strict, but they maintain yung identity nila, yung ethnic identity nila. So, malinaw yon dun sa kanilang article.
So I think dun sa mga articles na yon, maganda magsimula doon sa Chinese, dun sa article on the Manila Chinese Cemetery. And then yung third article and fourth ay tungkol sa social identities na. So yung third article ay tungkol sa patriot identity. So sino ba at ano ang isang patriot? Sino nagde-define ng isang patriot? And then yung fourth is another social identity, specifically yung Boy Scouts of the Philippines. And then yung fifth ay yung heritage aspect ng cemetery. So sinulat ni Michelle Eusebio. So for some people that we've met, mahirap i-explain, or I think they have difficulty understanding why cemeteries, well, not all cemeteries, but why some cemeteries should be considered heritage sites. So, but I think if they start with the four articles first, then they will understand why cemeteries should be considered heritage spaces. And that's the reason why the heritage article is the last article of the book. I chose this excerpt from the research directions section of the book. So the major theme of this book is identity and heritage. Aspects of identity included here are age, ethnicity, social identity, and group identity. It can be argued that the chapter on the heritage values of Philippine colonial cemeteries can be seen as the declaration of our cultural identity as a nation. It is clear from the discussion that material culture, such as tombstones and mausoleums, are many things but not static. These are not silent stones, but active symbols which represent the deceased when he, she was still active and alive, and the mourners wish to commemorate the dead. Through the mourners' careful selection of designs, decisions on the final appearance of the burial structures, and performance of rituals in these dead spaces, the cemeteries come alive and breathe new life into these spaces. Through the burial structures and rituals, the memory of the dead are kept alive, and when these cease, the dead are then forgotten. In some cases, the memory of a person is remembered through several generations because of the identity of the deceased. Usually, this applies to historical figures whose actions, whether in life or death, created an impact in the community, nation, or even worldwide. However, after a generation or two, many of the dead can sometimes be forgotten and become one of the ancestral spirits, stripped of their individual and personal identities. Social memory becomes important to perpetuate the life of the deceased after death.